halos po nagmamakaawa kami na umuwi ka na at kailangan ka dito sa bahay at dito na daw siya. Naman po nakikita pa ako na umuwi. Tapos ang sabi po mo sa akin, hindi pa maawi na po ako. Nakailang pangako na po. Pagdating po nung pikyat sa araw, hindi naman po tinutupad. Isang ama ang humihingi ng tulong na mabawi ang kanyang minor de edad na anak na itinanan ng kanyang nobyo. Mula sa Acubicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte, makakausap natin ng live si Ramilo at Rowena Camacho, ang mga magulang ng menor de edad. Tatay, pwede niyo po bang ikwento sa amin bakit po nababanggit niyo na itinanan ito pong anak ninyo? Ngayon po, yung anak ko po, sabi sa akin, Pap, pwede ako sumama sa basod, sa diskura, ng pista. Eh sabi ko, sige, kung sasama ka, magpaalam ka kay mama mo. Nung time na po yun, yung lalaki na yun, andun sa kapitbahay namin, sa tabi ng bahay namin, ginakaw po sa may simento. Ang tapos, nung umalis na po ako, hindi nakasama yung anak ko sa pagpunta sa basod. Siyempre, medyo erit up, hindi siya nakasama. Naghiram ng 60 pieces yung anak ko dun sa natitindi ng mga kapitbahay namin. Tapos, nag-alis na. Sinundan po nung lalaki na yan, nung alias laki na Eldrian, ang pangalan. Niyaya kung gamin-gamin ka, sentro ng daig sa mga kaibigan. Pag yan, baka yata po na naakit pag-inom. Tapos inabot na po ng oras ng magdamag, hindi nakauwi. Siguro po, pinakot, huwag ka na umuwi. Baka galitan ka, magbubog ka lang doon. Ganyan, pinakot. Ay, yung anak ko po, natakot. Tatay, ilang taon na po itong anak nyo? 16 years old po yan. Estudyante po ng Nordest Grade 11. Magandang bata. Opo. Sa inyo pong pagkakaalam, matagal na po ba niyang kasintahan itong lalaki na tumangay po sa inyong anak? Hindi po. Wala nga po kami alam na magkasintahan yung dalawa. At ang alam po namin, yung lalaki, nagpupunta lang yung sa bahay na yun. Pag bandang gabi, ilang weeks nagpupunta doon. Nang nalaman po namin, dinala na yung anak ko, dinagit na po. Kailan po siya umalis ng inyong bahay, tatay? 23 po ng gabi. 23 ng gabi nitong buwan ng Oktubre. Opo. Opo. Paano niyo po nalaman na nakipagtanan na pala po itong anak niyo at sumama po dito kay Adrian alias Lucky? Ang una po, niyaya na muna niya magyala sa sentro ng daig. Sinama niya sa mga kaibigan niya. At narating nga po namin yung kaibigan na sinamahan niya. Pagdating doon, ang sabi daw po, naghahanap ng matutulugan ng gabi na yun. Tapos yung nalak po yan sa San Felipe, yung anak ko, iniiwan daw din sa mag-anak sa San Felipe, hindi naman tinanggap. Siguro, naalaro na silang hinahanap namin sila doon. Kilala nyo ba yung itong lalaki? Taga saan po ito? Sa barangay din po namin. Nakausap nyo na ho ba yung mga magulang nitong lalaki na tumangay sa anak ninyo? Nakausap ko na po, ay ang nakiusap ko ako sa magulang, alam niyo kung saan yung pupuntang kamag-anak, kung saan yung piling magtago, ilabas na yung anak ko, pauwiin yung anak nila. Ano pong ginawang aksyon ng mga magulang nitong lalaki matapos yung kausapin? Nung time na po na, kakit mo na yung lalaki. Nagbabiyahe, nasa talabatid na daw, hintay-hintay sa bahay nila. Kaya ako po, nagparahintay sa bahay nila, siguro nasa tatlong oras. Hindi naman nagdating. Pagkatapos na itanan at isama nga ni alias Lucky itong anak ninyo, meron na ho ba kayong latest na balita? Sa cellphone po, na-check po sa amin. Minsan, nag-video call ko. Pero hindi po nila sinasabi kung nasaan silang lugar o kung saan sila nakaka... So nakakausap nyo rin yung anak ninyo? Opo. Minsan po, nakaka-check po, nakakausap po. Okay. Kailan po ninyo huling nakausap itong anak ninyo at ano po ang sinasabi sa inyo? Halos po nagmamakaawa kami na umuwi ka na at kailangan ka dito sa bahay at tayo yung pag-aaral mo, yung kinabukasan mo. Bakit baga tumama ka dyan sa ganyan? Ang sagot po lagi ng anak ko, hindi daw niya alam kung ano nang gagawin niya. Hindi na daw siya. Lagi naman po nakikiusap ako na umuwi. Tapos ang sabi po mo sa akin, hindi pa maawin na po ako. Nakailang pangako na po. Nangangako po, mga apat na araw bago mag-uwi, nangangako. Pagdating po nung pikyat, araw, hindi naman po tinutupad. Okay. Pinagparapadalan ko ako ng pera yan. Natuntunto kung nasaan silang lugar. So pinapadalhan nyo ng pera itong anak nyo, humihingi siya ng tulong sa inyo? Opo. Binigyan ko pong kusa, ano po nang sabi niya sa akin, nakabigyokol ko siya, ay medyo payat po. Tapos sabi sa akin, medyo kulang-kulang din daw din sa pagkain. Medyo lipas daw siya sa pagkain, minsan nga, isang araw, isang bisis lang. Ay di, sabi ko, bagong gumaling, pinadalan ko ng pera. Sabi niya sa akin, umuwi na daw siya. Ilang beses niyo na po ito napadala ng pera at ilang beses nang nangakong umuwi pero hindi nakakauwi? Ay, isang beses ko lang po pinadala ng pamasahe. Itong pera po na pinapadala ko sa kanya, puro sa pagkain lang nila. Nasa kabilang linya ng telepono ang punong barangay ng Cubangbang, Daet, Camarines Norte na si Kapitan Abner Bermundo. Magtawag po sa akin ay kagad-agad po akong pumunta doon po sa tahanan ng nanay ni at mga magulang ni Adrian. Kung aking makakaya ay gagawa po ako ng paraan na makausap po yung mga magulang at matanong po natin kung nasaan na po sila.
na rin po yung kalagayan kasi mga kaibigan po talaga po ito, lalo po sila Ramil, yung mga magulang po natin, yan po personal po sila Ramil ay mga kaibigan ko po. Kaya makakaasa po talaga sila na gagawa po ako ng tulong sa abot po ng aking makakaya. So, ibig sabihin ka, personal nyo pong kilala itong mga magulang ng babae at itong mga magulang ng lalaki? Opo. Okay. Mga kaibigan po natin. Ayun, okay. Ang susunod pong gagawin nyo, Kap, ipapatawag nyo ba sa barangay itong parehong mga magulang ng babae at lalaki para magkaharap-harap? Opo, yan na po ang sabi ko nga kanina. Yan na po aking magagawang tulong sa kanila na pagharapin, pag-usapin, at para po malaman din po personal at madung mismo sa usapan, malaman po nila Ramil kung nasaan talaga po itong mga bata. Ilapit natin, partner, sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Santa Cruz, Laguna, makakausap natin si Ma'am Judith Campbell, ang social worker ng Child Protection Unit. So ngayon po, magsasagawa po muna tayo ng social investigation para po malaman kung ano po ang maaari nating maisampang kaso laban po sa akusad. Ang aming pong tanggapan ay handang tumulong sa pamilya po ng minor de edad upang matuntun po kung saan po sila naroroon ngayon. At kung sakali man po na sila po ay desidido na magsampa ng kaso, ay kami rin po ay katuwang para po sila ay matulungan sa maisampa po ito. Tamang-tama yes, po ma'am, kasi yung punong barangay ng Barangay Cubangbang sa Dait, Camarines Norte, kasama na po yung pamilya nitong dalagita at kasama po yung aming team ay tuloy-tuloy pong makikipag-ugnayan sa inyo para po naman sa pag-follow up at matuntun po natin itong dalagita na itinanan itong lalaki. Maraming salamat po ma'am sa inyong pagtugon sa aming tawa. Idulog na rin natin ito sa tanggapan ng Police Regional Office 5. Makakausap mismo natin, partner, sa kabilang linya ng telepono si Police Brigadier General Westemundo Obinque. Dahil minor pa siya, nasa pangangalaga pa dapat ng kanyang mga magulang. At ang sabi niyo po ay nakipagtanan. Ngayon, it's very critical dyan. So, I am talking not as a lawyer, but as a law enforcer or member ng ating kapulisan. Pero ang very critical dyan, may establish nating mabuti kung ano talaga ang hangad ng minor de edad at saka yung 22 anyos na lalaki na nagtanan sa kanya. Kasi kung sakali po na, kung yung dalawa naman ay talagang there is a meeting of the minds silang dalawa na kumbaga nagkaigihan na talagang magtatanan, at the end of the day, kawawa lang naman yung lalaki kung kakasuhan nila dahil gusto naman nung babae. Pero sa punto naman ng isang magulang, yan naman ay karapatan yan dahil sa edad ng kanyang anak na dalagita na 16 years old ay isang minor de edad pa lamang. So pwede siyang lumapit sa kahit saang impilan at mayroon naman tayong bawat polis po ay mayroon kaming WCPC, Women's and Children's Protection Center. I-address nila kung ano yung dapat gawin ng isang magulang para sa kanyang anak. Kung nakikinig pa nalimbawa yung lalaki nagtanan, harapin na lang niya ang kanyang responsibilidad. Harapin niya ng maayos ang magulang ng anak. Kasi sa ayaw at gusto natin, yung edad ay hindi natin pwedeng tagtagan o bawasan para ma-justify yung kanilang ginawang pagtatanan. Magandang gawin, pumunta sila sa police station at doon sa police station na yun, meron tayong Women's and Children's Protection Desk at yan po ay kanilang i-address kung ano ang dapat ayun nila. Ayun. Klarado yun, partner. Klarado. Huwag kayong mag-alala, tatay, ano, full force po na ang barangay ng Cubangbang, Camarines Norte, ang MSWDO at ang WCPD. Dito po para siguraduhing mahanap at maiuwi itong anak mo. Siyempre, hindi rin kami titigil, tatay, na subaybayan at alalayan kayo hanggang sa makabalik na sa inyong piling ang inyo pong anak. May team kami dyan na mag-aasikaso, tatay, at maaari niyong asahan po kami. Opo, maraming salamat po. Opo, hangad po namin na sa lalong madaling panahon ay makauwi na rin yung anak niyo, makausap niyong personal, nang sa ganun ay magkaroon na ng katiwasayan yung inyo po namang pamilya.